Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay minsan pang ibinahagi ng isa nating masugid na taga-subaybay. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong tagapakinig? Ako po ay isa sa marami niyong silent listener at tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rogelio. Ang kwento po na aking ibabahagi ay karanasan po ng Lolo Pablo ko na isa pong kilalang manggagamot sa lugar namin sa probinsya. Ayon po sa kanya, noong siya ay may 9 na taong gulang, bigla na lamang siyang nagkasakit na ipinagtirik na di umano siya ng kandila ng kanyang mga magulang at kapatid sa pag-aakalang siya ay patay na dahil nangitim na ang buo niyang katawan at hindi na humihinga. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay bigla na lamang siyang nagising at humingi ng tubig pagkat uhaw na uhaw ang kanyang pakiramdam. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na naging normal pa ang kanyang pamumuhay bilang isang bata. Lagi na siyang nakaririnig ng mga tinig. Hanggang isang araw nga ay may narinig siyang tinatawag ang kanyang pangalan. Pilit niya itong hinahanap ngunit hindi niya makita. Inaanyayahan siya nito kaya kanyang sinundan ang boses na iyon kung saan nagmumula. Hanggang sa piti niya ang masukal na kagubatan. Doon ay dumami pa ang mga tinig na nagsasalita na ang natatandaan niyang binabanggit ng mga ito nang paulit-ulit ay ang kanyang pangalan at ang katagang tanggapin mo. Habang tumatagal ay lumalakas ang mga boses na iyon kaya napilitan siya magtakip ng kanyang tenga hanggang sa di na niya natandaan pa ang mga sumunod na pangyayari pagkat siya ay nawalan na ng ulirat. Na magkamalay ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Naging matalas ang kanyang mga sentido tulad ng pandama, pandinig at paningin. Kanya ring napansin na tila napakagaan ng kanyang pakiramdam. Pagbalik niya sa kanilang tahanan ay naabutan niya nag-aalala ang kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang ama naman ay wala pagkat hinanap siya nito. Kinagabihan ay di makatulog ang batang si Pablo pagkat samut-sari ang kanyang naririnig at nakikitang bisyon sa kanyang isipan. Nang bigla na lamang siyang napasigaw ng malakas, dahilan para magising ang kanyang mga magulang at kapatid, na agad siyang pinuntahan ng mga ito. Nagtanong ang kanyang ina kung bakit siya sumigaw ng malakas. Sinabi niyang nakakita siya ng aswang. Nang marinig iyon ng kanyang ama, ay mabilis itong lumabas, nahawak ang itak sa isang kamay at asin naman sa kabila. Naririnig nilang sumisigaw sa labas ng bahay ang kanilang ama, napilit pinalalabas ang aswang. Ilang sandali pa ay pumasok na ito sa kanilang bahay at sinabing wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Na ang nakita pala ni Pablo sa kanyang isipan ay malayo pala iyon sa kanila. Sinabi nitong naroon di umano ang aswang sa isang malaking puno na nakatingin sa isang bahay. Dahil sa mga tinura ni Pablo ay lubhang nag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay at napabulalas ang kanyang ina ng mga katagang ano na ba ang nangyayari sa iyo anak. Sabay niyakap siya nito ng mahigpit.
Kinabukasan ay pumasok na muli si Pablo sa kanilang paaralan. Kasabay niya ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Apat silang lahat at siya ang bunso. Ang kuya nilang si Cardo na siyang pinakapanganay nila ay nasa mataas na paaralan na. Ang sumunod naman dito ay babae na nasa ika-anim na baitang. At ang pangatlo na isa ring babae ay nasa ika-apat naman na baitang. Si Pablo naman ay nasa ikatlong baitang na. Noong hapon ay matyaga nilang hinintay ang kanilang kuya. Magkalapit lamang ang paaralan na kanilang pinapasukan. Nang dumating ito ay nabigla sila sapagkat iniinda nito ang pananakit ng kanyang tiyan na namumutla na ito. Kaya mabilis nila itong inalalayan na nagsabi pa ito na nangihina raw siya at nananakit pati ang kanyang mga kasukasuan. Kaya naisip ni Pablo na sumaglit sa bahay ng kanilang kaanak na malapit sa paaralan. Pagdating niya sa bahay ng kanilang kaanak, sinabi niya sa kanilang tiyo abe na kung maaari bang mahiram ang isa nitong kalabaw pagkat malayo pa ang sa kanila at kailangan ng kanilang kuya na nangihina na dahil sa hindi pa nilang malamang sakit. Pumayag naman ito, kaya kanilang pinasakay ang kanilang kuya doon. Pagdating sa bahay ay agad nila itong inasikaso. Hindi mapakali ang kanilang ina. Ang kanilang ama naman ay kumuha ng sambong. Matapos lapatan ng mga pangunang lunas ang kanilang kuya, ay tila walang naging pagbabago. Napansin ni Pablo ang pag-aalala sa kanilang mga magulang. Nakaramdam siya ng matinding awa sa kanyang kuya. Hinawakan niya ito sa kamay. Napapikit siya upang umusal ng maikling panalangin. Nang biglang may nakita siya sa kanyang isipan, kitang-kita niya ng malinaw sa kanyang balintataw ang tila isang tagpo na naroon ang kanyang kuya at inabutan ito ng kapirasong tinapay ng isa nitong kamag-aral. At malinaw sa kanyang pangitain ang tila pulbos na nakapaloob sa tinapay. Ngunit di niya mawari kung anong uri ng bagay iyon. Nang mawala ang kanyang pangitain ay napadilat na rin siya. Na nakita naman niyang naroon ang kanyang mga magulang at iba pang mga kapatid na nakapaikot sa kanya. Na kanina pa pala siya ng mga ito pinagmamasdan. Mabilis niyang tinungo ang kanilang kusina. Nagpadinga siya ng apoy at isinalang ang kawali. Dinampot niya ang asukal na pula at inilagay niya iyon sa kawali. Kanya iyong sinangag. Nang malusaw ng lahat iyon ay kanya iyong inusala ng dasal na kusang namumutawi sa kanyang mga labi. At pinakain niya iyon sa kanyang kuya. Ilang ulit pa niyang ginawa iyon nang bigla na lamang itong nagsuka at inilabas na lahat ang mga kinain na halos hindi iyon nalusaw. Hindi pala ito natutunawan. Patuloy itong nagsuka hanggang sa madilaw-dilaw na likido na lamang ang lumalabas dito. Nagtataka naman at lubang nag-aalala ang kanilang mga magulang. Di nila alam kung ano ang ginagawa ni Pablo at palaisipan din sa kanila kung paano niya natutunan ang gayon. Ilang sandali pa ay nakita nila na unti-unti nang nawawala ang pamumutla ni Cardo. Nang kanila itong tanungin ay bumuti-buti na raw ang pakiramdam nito. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga magulang sa ipinamalas na iyon ni Pablo. Maging ang kanyang mga kapatid ay niyakap siya sa tuwa na nagtatanong kung saan niya natutunan ang paraan na iyon. Ngunit di rin alam ni Pablo kung paano sila sasagutin. Sinabi na lang nito na kusang pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng mga bagay na iyon. Nang sumapit ang araw ng Sabado dahil sa walang pasok ay napagpasyahan nila magkakapatid na manghuli ng ulang o hipon sa Tagalog sa batis na malapit sa kanila. Tinuntun nila ang mahabang batis nang nakakita sila ng isang malaking puno na ang mga ugat nito ay nakalublob sa tubig.
ay agad nilang naisip na marahil ay marami ang naninirahan sa ilalim noon. Kaya kanilang hinarangan ang magkabilang panig ng batis at kanila iyong aalisan ng tubig. Habang abala sila sa paglilimas ng tubig, ay bigla na lamang nakarinig na naman si Pablo ng isang tinig. Kanya iyong sinundan. Hindi siya napansin ng mga kapatid na umalis pagkat abala ang mga ito, na inakala lamang nila na maghahanap si Pablo ng karagdagang bao para ipanglimas sa tubig. Habang patuloy na naglalakad si Pablo, ay iba't ibang puno ang kanyang nilalapitan. Gamit ang kanyang itak, ay kumukuha siya ng kapirasong ugat ng mga ito. Di niya matandaan kung anong uri ng mga puno iyon, at hindi na rin niya mabilang kung ilan ang mga iyon, pagkat tila wala siya sa kanyang sariling katinuan na may kung anong ibang pwersa ang lumulukob sa kanya. Ang pinakahuli ay may inakyat siyang isang mataas na puno na nang sapitin niya ang itutok noon ay may nakita siyang pugad. May ilang mga inakay pa na naroon. Kumuha siya ng balahibo ng ina ng mga ito. Matapos iyon ay bumalik na siya sa kanya mga kapatid, ngunit wala na ang mga ito roon. Hinawakan niya ang mga bato sa paligid maging ang puno, at nakita niyang malinaw sa kanyang isipan kung saang direksyon ang tungo ng mga ito. Ilang lakad takbo pa ang kanyang ginawa at nasa likuran na siya ng kanyang mga kapatid. Tinanong siya nila kung saan siya nagpunta. Pinakita lamang niya ang kanyang mga kinuha sa kanila. Pagdating sa kanilang bahay, habang abala ang kanyang mga kapatid na inihahanda ang kanilang mga nahuli, si Pablo naman ay abala din na tinatadtad ng pino ang mga ugat at inilagay iyon sa isang bote, maging ang balahibo ng ipon. Sa mura niyang edad ay marunong na rin siyang maglana. Ito ay ang paraan sa paggawa ng langis, na talaga namang namangha sa kanya ang mga magulang at kapatid. Matapos makakuha ng langis mula sa nyog, ay kanya rin iyong inilagay sa bote. Kinagabihan, nang matutulog na sila, ay muling nakakita si Pablo ng aswang sa kanyang balintataw. Ngunit, di siya sumigaw ng pagkakataon na iyon, pagkat unti-unti na siyang nasasanay. Kahit pa nga nung oras na iyon, ay malapit iyon sa kanila, at ang kanilang bahay talaga ang punterya nito. Napansin niyang agad na kumulo ang langis sa bote na kanyang ginawa, at nakita niya sa kanyang isipan na dumapo ang aswang sa isang puno na katabi lamang ng kanilang bahay. Bumangon siya at kumuha ng ilang piraso ng walis tingting, na napansin pala siya ng kanyang mga magulang, habang ang kanyang mga kapatid naman ay tulog na tulog at naghihilik pa. Di siya tinanong ng kanyang mga magulang, sa halip ay sinundan siya ng mga ito. Lumabas si Pablo ng kanilang bahay at narinig ng kanyang mga magulang na may iniusal pa ito, at mabilis na tumakbong palapit sa may puno. Kanyang iwinasiwas ang walis tingting sa direksyon ng aswang. Gulat na gulat naman ang kanyang mga magulang sa kanilang nakita habang nakamasid sila sa may pintuan ng bahay, na hindi naman tumatamang talaga ang mga tingting, ngunit panay ang sigaw ng aswang na lubha itong nasasaktan. Na umaangil pa ito at akmang lalaban, nagalit na galit at gustong sugurin si Pablo, ngunit di nito makaya ang sakit na nararamdaman, na tila may kung anong puwersa na tumatama dito, gayong hindi man lang dumadampi ang walis sa kanya. Nakalaunan nga ay lumipad na itong palayo at tumakas. Narito na po ang ikalawang bahagi ng ating kwento na pinamagatan nating si Pablo, ang Batang Albularyo. Matapos nga na matagumpay na maitaboy ni Pablo ang aswang mula sa kanilang bahay, naabutan niyang natulala ang kanyang mga magulang na nasa kanilang pintuan. Kaya
Niyaya na niya ang mga ito na pumasok sa loob. Isang araw, matapos ang kanyang klase, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang ate sa silid-aralan nito. Ngunit, wala ito doon. Sinabi ng mga kamag-aral nito na isinama daw sandali ng kanilang guro sa bahay nito. Kaya wala nang nagawa pa si Pablo kundi ang maghintay. Maya-maya ay dumating na ang ate at kuya niya. Ngunit wala pa rin ang kanyang ating si Rosie na nasa ika-anim na baitang. Kaya magkakasama nila itong hinintay. Makalipas ang may isang oras, ay nakita na rin nila itong papalapit na sa kanila. Nang usisain nila ito kung bakit antagal at kung ano ang ipinagawa sa kanya sa bahay ng kanyang guro, ay sinabi nitong wala naman at pinakain lamang daw siya nito. Kaya magkakasama na silang umuwi. Inabutan na sila ng dilim sa daan. Kaya kanila nang sinindihan ang muron na kanilang daladala. Nag-ipon na rin sila ng mga tuyong dahon ng nyog at sinindihan din iyon. Nang laking gulat nila, nang bigla na lamang lumundo at humarang sa kanilang daraanan ang puno ng kawayan, na napasigaw pa ang kanilang mga kapatid na babae. Nagsalita si Pablo at sinabing, "Makikiraan lamang kami, kaibigan." At dahan-dahan pa itong lumakad papalapit sa puno ng kawayan. At nakita ng kanyang mga kapatid na nakatingala ito na may kinakausap. Ilang sandali pa ay bumalik na sa dating ayos ang mga kawayan at naghawan ang kanilang daraanan, na nagpasalamat pa noong huli ang bunso nilang kapatid na si Pablo, na ipinagtaka naman nila pagkat wala silang nakikitang anuman. Pagdating nila ng bahay ay agad na ikinuwento ng kanyang mga kapatid ang nangyari. Nilapitan si Pablo ng kanyang ina at sinabing hindi daw niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Ngunit ang hiling lamang daw nito ay mag-iingat siyang palagi. Natumango naman at tumugon ng pagsang-ayon si Pablo sa kanyang ina. Pagkatapos makakain, nang inihahanda na nilang magkapatid ang kanilang tutulugan, ay nakarinig sila ng mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay, na sinabayan pa iyon ng pagdaing ng kanyang ate Rosie. Namimilipit ito na hindi nila alam kung ano ang dahilan. Agad nitong hinawakan ni Pablo. Nakita niya sa kanyang pangitain na may isang ibon na itim na tila tinatawag ito. Kalinsabay noon ay nakita rin niya ang aswang na siyang dahilan ng mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay, na nagpapalipat-lipat ito ng pwesto. At nakita nga niyang kumukulo na ang langis sa bote na kanyang ginawa. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na mayroong aswang. Agad niyang sinabihan ang panganay nilang kapatid na kumuha ng asin. Nagtanong naman ang kanyang ama kung ano ang pwede niyang gawin. Sinabi ni Pablo na kunin nito ang kanyang itak at iabot sa kanya. Matapos matanggap ni Pablo ang itak, ay may iniusal ito at muling iniabot sa kanyang ama. Mabilis silang lumabas na tatlo ng kanyang ama at Kuya Cardo. Nauna ang kanyang ama sa bakuran, nang bigla na lamang nilang nakita na dinaluhong ito ng aswang sa kanyang likuran mula sa itaas, na nakita agad nilang sumirit ang dugo nito mula sa leeg. Nang akmang lilingunin nito ang aswang upang tagain, agad na sumugod si Cardo at Pablo, ngunit nangingisay na bumagsak sa lupa ang kanilang ama pagkat tinamaan agad ang malaking ugat nito sa leeg at malalim ang sugat na iyon. Dahil sa nakita ay agad na nabitawan ni Pablo ang kamay ng kanyang ate Rosie. Kinalabutan siya sa kanyang nakitang pangitain na iyon. Kaya sinabihan na lamang niya ang kanyang ama na samahan ang kanilang ina at bantayan ang kanyang ate. Kinuha ni Pablo ang itak ng ama, kanya iyong inusalan, at sinenyasan ang kanyang Kuya Cardo na samahan siya.
Paglabas nilang dalawa ng bahay ay mabilis niyang pinasabuyan ng asin ang kanilang bubungan sa kanyang Kuya Cardo. Dahilan para umalis ang aswang doon at lumundag sa kanilang bakuran. Nang nasa harapan na nila ito ay nahintakutan ang Kuya Cardo niya dahil sa nakitang anyo ng aswang na noon pa lamang siya nakakita ng ganoong nilalang ng malapitan. Makailang ulit na itinaga ni Pablo ang hawak niyang itak sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Cardo na nangyayari ang mga tagpong iyon. Umusal si Pablo ng ilang kataga na walang naintindihan si Cardo ni isa sa mga binigkas nito. Ilang sandali pa ay hindi na nakita pa ni Cardo ang kanilang bunsong kapatid. Maging ang aswang ay naglumihanan. Nabigla na lamang nakita ito ni Cardo na nagkakaroon ng mga hiwa sa katawan at tumitilamsik ang dugo. Napanay ang atungal nito dahil sa tindi ng sakit mula sa mga tagang tinatamo nito. Kaya wala na itong nagawa pa kundi ang tumakbong palayo. Di nagtagal ay nakita na ni Cardo ang kanyang kapatid na nasa kanilang bakuran na may mga bahid ng dugo. Na makailang ulit pa niyang kinusot ang mga mata sapagkat hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Namangha siyang talaga sa kanyang kapatid na si Pablo na naisip niyang gusto rin niyang magtaglay ng ganong kakayahan. Pagpasok nila ng bahay ay agad na pinuntahan ni Pablo ang kanyang ate Rosie. Lumuhod siya sa tabi nito at umusal itong muli ng mga kataga. Ilang sandali pa ay hinawakan nito ang sikmura ng kanyang ate at ibinaon ang kamay nito. Sabay-sabay nilang inialis ang kanilang paningin sa ginagawang iyon ni Pablo pagkat nabigla sila at hindi nila kinaya ang tagpong iyon. Makailang ulit pa na iginalaw ni Pablo ang kanyang kamay. Maya-maya ay may hawak na itong isang maitim na bagay na nababalot ng makapal na likido na hindi sila pamilyar at dugo. Humingi si Pablo ng baho at inilagay niya iyon doon at ipinag-utos na kanila iyong sunugin. Sa gulat ng kanilang mga magulang ay agad nilang tiningnan ang tiyan ni Rosie. Lalo silang namangha nang wala silang makitang anumang bakas ng sugat dito. Sinabi ni Pablo sa kanyang ate na wag na itong babalik pa at sasama sa kanyang maestra pagkat isa itong aswang. Napinagtangkaan umano itong hawaan at ngayon nagawa pa nitong bumisita upang alamin ang kanyang kalagayan. Dagdag pa ni Pablo ay hindi pa iyon makakapasok sa kinabukasan pagkat magpapagaling pa iyon dahil sa mga tagang tinamo nito. Binili na ni Pablo ang kanyang mga kapatid na wag na lamang mag-ingay ukol sa kanilang mga natuklasan upang hindi sila malagay sa panganib. Lalo pa ngang nalalaman na noon na may taglay siyang kakayahan. Sumang-ayon namang lahat ng kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang pagkat napagaling ni Pablo ang kanyang ate Rosie. Naniyakap siya na maigpit ng kanyang ina at sinabing hulog siya ng langit sa kanila. Sumabat naman ang kanyang Kuya Cardo at sinabi nagsimula ng araw ang lahat ng kamalasan sa kanilang mag-anak nang magkaroon si Pablo ng kakayahan na tinataglay. Naagad naman itong sinaway ng kanyang ama at ina at sinabing maaari talaga mangyari ang mga iyon. Magpasalamat na nga lamang daw at nagkaroon si Pablo ng kakayahan at ngayon nga ay naipagtatanggol sila nito at napoprotektahan. Narito na po ang ikatlong bahagi ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Matapos ngang mapagaling ni Pablo ang kanyang ate Rosie, ay laking pasasalamat ng kanyang mga magulang. Ngunit, ang kanyang Kuya Cardo naman ay tila iba ang pananaw na para sa kanya, nangyayari ang lahat ng kamalasan sa kanilang pamilya simula na magtaglay si Pablo ng mga kakayahan.
na kanya namang hinahangaan at inaasam din na matutunan. Nang sumunod na mga araw nang nasa paaralan na sila, ay hindi nagkamali si Pablo sa kanyang sinabi ukol sa maestra ng kanyang ate Rosie. Wala ito at hindi pumasok. Nang mga bandang tanghali nang malapit na silang mag-recess, ay bigla na lamang nagkaroon ng komosyon na napalabas ang maraming mag-aaral sa kanilang mga silid upang silipin kung ano ang dahilan ng kaguluhang iyon. Maging si Pablo ay napasilip din. Nakita nila ang ilang mga mag-aaral na binubuhat ng mga guro at kawani ng paaralan papunta sa klinika. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng kanilang paaralan na ang mga mag-aaral di umano ay sinasapian ng mga masasamang espiritu na walang nagawa ang mga tao sa klinika ng kanilang paaralan, na nakita pa nilang nagwawala ang mga ito nang sumilip si Pablo sa bintana ng klinika kasama ang ilan niyang mga kamag-aral. Nang makita niya ang kalagayan ng mga ito, ay naisip niyang tulungan sila, ngunit nagdalawang isip si Pablo pagkat ayaw niyang malaman ng mga tao na may taglay siyang angking kakayahan para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit nang makita niya ang paghihirap ng mga ito, ay nagdesisyon na siya. Naisip niyang bahala na, basta ang mahalaga ay matulungan niya sila at magawa niya kung ano ang inaakala niyang tama. Nang papasok na siya sa klinika at nang makalapit, ay nagtaka si Pablo pagkat wala naman siyang maramdamang kakaiba sa mga ito o kahit na presensya man lamang ng anumang elemento. Nang mga may isang dipa na lamang ang agwat niya sa isang mag-aaral na nagwawala, na sinasaniban di umano, ay sinabi niya dito na yung pera nito na 20 pesos ay malalaglag mula sa kanyang bulsa. Na mabilis namang kumilos ang mag-aaral na iyon at hinawakan ang kanyang bulsa upang hindi tuluyang mahulog ang kanyang pera. Kaya agad na nakumpirma ni Pablo na hindi talaga iyon sinasaniban, na malamang ay nahawa lamang ito psychological. Binulungan niya ang mga kawani na nag-aasikaso sa mga mag-aaral na di umano ay sinasapian. Di nagtagal ay sabay-sabay silang lumabas ng mga kawani na sumisigaw ng sunog at iniwan ang mga nagwawalang mag-aaral na nakahiga sa sahig. Na ilang sandali lang ay nakita nilang bumangon ang mga ito at nakasunod na rin sa kanila na tumatakbo. Na hindi nga nagkamali si Pablo sa kanyang kutob, na ginawa nila ang pagkukunyaring iyon na may sunog upang mapatunayan na hindi nga totoong sinasaniban ang mga ito. Ngunit nang mapadaan siya sa isang silid ng mga mag-aaral sa ika-anim na baitang na kung saan sinasabing nagsimula ang sanib, ay mabilis niyang naramdaman ang kakaibang presensya ng isang elemento. At di nga siya nagkamali pagkat ang isang mag-aaral dito na tahimik na nakaupo ay nakita niyang nalulukuban ng isang itim na kapangyarihan. Nanabakas niya kaagad ang kakaibang aura nito. Makulimlim ang kanyang mukha at nang kanya itong titigan mula sa kanyang kinatatayuan sa labas, ay napaso siya. Nang titigan siya nito ng matalim, na bigla itong nagwala, na hinawi ang mga upo ang kanyang nadaraanan at ibinabato ang anumang bagay na kanyang madampot. Nang makalapit ito sa kanya na ang tanging pagitan na lamang nila ay ang bintana, ay bigla itong umangil at sinabing huwag siyang makikialam, na iba na ang boses ng babaeng mag-aaral. Malaki ang tinig na iyon na medyo garalgal. Sinabihan siya nito na umalis na at huwag silang gambalain pagkat kanya na ang pag-aari ang batang babae. Nang marinig iyon ni Pablo, ay mabilis niyang inilusot ang kanyang kamay sa bintana at hinawakan ito sa noo. Nabiglang napasigaw ng malakas ang mag-aaral nang masaktan ito.
Ilang saglit lang ay biglang nagbago ang tinig nito. Mula sa boses na nasasaktan ay sumigaw ito ng ubod lakas na nabasag ang mga salamin ng bintana, dahilan para mabitawan ni Pablo ang kanyang noo. Matapos iyon ay nawala ng malay ang batang babae na mabilis naman itong sinalo ng kanyang mga kamag-aral. Pumasok si Pablo sa silid. Nilapitan niya ito at muling hinawakan sa noo, at mayroon siyang iniusal dito. Nanatahimik ang lahat ng mga mag-aaral na naroon. Maya-maya ay nakita nilang iminulat ng mag-aaral ang kanyang mga mata, at nagtataka itong nagtanong kung bakit siya nakaigaroon at kung ano ang nangyari. Nanghingi ito ng tubig sa kanila. Nang maayos na ang lagay ng mag-aaral na sinaniban, ay umalis na si Pablo at bumalik sa kanyang silid. Nanaiwan namang nagtataka at nagugulumihanan ang mga mag-aaral na naroon. Kinahaponan ay sabay-sabay silang umuwi na magkakapatid. Sa daan ay napag-usapan nila ang nangyari sa kanilang paaralan. Panay ang puri ng kanyang ate Rosie at Nika sa ginawa niya. Pero ang kanyang kuya Cardo ay sinabihan siyang mahilig magpakitang gilas at masyado di umano siyang pasikat, na sa ginawa daw niyang iyon ay maaari silang malagay sa panganib. Sinabihan pa nito si Pablo nung huli na makasarili, na ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga ate dito, samantalang nanahimik lamang si Pablo. Dahil doon ay nasapit nila ang kanilang tahanan ng tahimik sa daan at hindi nag-iimikan. Nang nasa bahay na sila, ay mabilis na dinampot ni Pablo ang mga galon upang igiban iyon sa bubon na nasa tabi ng batis malapit sa kanila. Nang nasa bubon na si Pablo, ay may sumagi sa kanyang isipan. Nakita niya sa kanyang balintataw ang isang aswang na dinidilaan nito ang kanyang mga sugat sa braso. At sa pangitain niyang iyon ay napansin niya na papagaling na ang mga sugat nito. Kaya nagmamadali niyang pinuno ang mga galon ng tubig at mabilis na itong umuwi. Pagpasok ng bahay ay kanyang tiningnan agad ang langis na kanyang ginawa. Kalmado iyon. Tinungo niya ang kanilang dapog at kumuha ng abo na kanya iyong inilagay sa baon. Inusala niya ang mga iyon at pagkatapos ay lumabas siya ng kanilang bahay. Kanyang pinuntahan ang mga punong malapit sa kanila at binudburan ng abo ang mga bahagi nito kung saan maaaring dumapo ang aswang. Nang nakapaghapunan na sila habang kanyang tinutulungan ang ina sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan, ay narinig niya ang pagdating ng aswang na sinabayan pa iyon ng isang pangitain. Kaya nakita niyang malinaw kung nasaan ito. Naisip niyang ayaw talagang tantanan ang kanyang ate Rosie ng maestra nito. Nangiti naman ang bagya si Pablo pagkat nakita na niya ang pwede mangyari dito nung gabi na iyon. Nanapasigaw naman ang kanyang ate Nika nang makitang umaawas na naman ang langis sa bote na kanyang ginawa. Na ilang sandali nga lamang ay narinig na niya ang pagdaing ng aswang. Na sa tuwing lilipat ito ng puno ay paulit-ulit itong napapalikha ng tunog na halatang nasasaktan dahil sa abo na kanyang inusalan at inilagay sa mga puno. Nakalaunan ay wala na itong nagawa kundi ang lumipad na palayo. Ngunit bago pa ito tuluyang umalis ay dumapo ito sa kanilang bubungan at kanyang sinira ito sa galit at nagawa nitong mabaklas ang isang maliit na bahagi nito. Na nagulat naman ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi naman nila nakita ang gumawa noon pagkat madilim. Nang natutulog na sila, ay nagising ang kanyang ate, hindi upang umihi kundi dahil sa may naririnig ito na nasa silong ng kanilang bahay. Agad nitong ginising si Pablo at sinabi ang ukol dito, na agad namang napabalikwa sapagkat naramdaman niyang mayroon ngang nasa silong ng kanilang silid na tinutulugan. Narinig niya ang isang baboy na sumisingasing
at sumisinghap-singhap. Bigla naman nilang narinig na umiingit ang kapatid nilang si Nika, na ng kanilang hipuin ay ubod ito ng init na tila inaapoy ng laglat. Mabilis na kinuha ni Pablo ang langis na kanyang ginawa at ipinahid iyon sa kanyang ate Nika. Naglagay din siya sa kanyang kamay at kanya iyong iwinisik sa siwang na pagitan ng mga kawayan na sahig. At narinig ang lalong tumindi ang pagsingasing ng baboy. Mabilis siyang lumabas ng bahay at pinuntahan iyon sa silong, ngunit isang pusang itim na lamang ang kanyang nakitang mabilis na tumatakbong papalayo. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay naroon na rin ang kanilang mga magulang at naabutan niyang nakaupo na ang kanyang ating Nika. Sinabi nitong nanaginip daw siya nang nakakatakot. Nang hipuin ito ni Pablo ay humupa na ang init nito. Napabuntong hininga naman si Cardo at sinabing, "Iyan na nga ba ang sinasabi ko?" Nagalit namang sinagot ito ng kanilang ina, "Na ano na naman ang pinupunto mo?" Narito na po ang ika-apat na bahagi ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Matapos ngang maitaboy ni Pablo ang aswang na maestra ng kanyang ate Rosie, noong natutulog naman na sila ay may isa pang aswang na bumisita, at ang ate Nika naman niya ang siyang pinuntirya nito na nag-anyong baboy ang nasabing aswang. At nang kanya itong labasin ay naabutan niya itong nasa anyong pusa na at mabilis nang tumatakbong papalayo. Kung ang mga magulang at mga kapatid niyang babae ay masaya sa kanyang ginawa, ang Kuya Cardo naman niya ay siya ang sinisisi nito sa mga nangyayari sa kanilang mag-anak, na hindi na lamang iyong binibigyan ng sapat na pansin ni Pablo. Kinaumagahan, nang nasa paaralan na silang magkakapatid, ay nakita ni Pablo ang kanyang ate Rosie na nasa labas ng kanilang silid-aralan, kung kaya't nagpaalam siya sa kanyang guro upang labasin ang kanyang ate. Paglapit niya dito ay agad niyang tinanong ito kung bakit naroon siya sa kanyang silid. Sinabi naman itong pumasok na ang kanyang maestra at naiilang siya dito. Nanapansin ni Pablong hindi lamang pagkailang ang dahilan nito, kundi natatakot ang kanyang ate pagkat kita niya ang panginginig sa mga kamay nito, maging sa kanyang tinig. Kaya bumalik si Pablong sandali sa kanyang upuan. Pumunit ito ng kapirasong puting papel at may isinulat dito. Paglabas niyang muli ay kanya iyong iniabot sa kanyang ate at sinabing huwag na siyang matakot, basta huwag niyang ihiwalay ang papel sa kanyang katawan at walang anumang pwedeng gawing masama ang kanyang maestra sa kanya. Matapos makapagtanghalian sa paaralan, nang pabalik na si Pablo sa kanyang silid ay nasurpresa siya nang makita ang kanyang ama. Nagtataka niyang tinanong ito kung bakit naroon at ano ang sadya. Kasama nito ang kanyang ninong Banong. Naupo silang sandali at agad na sinabi ng kanyang ama ang kanilang pakay kung bakit sila naroon. Sinabi ng mga ito na nawawala ang alagang kalabaw ng kanyang ninong, at tinanong si Pablo kung may magagawa ba daw siya ukol dito. Sinabi niyang wala sa ngayon, ngunit sisikapin niyang dumaan sa kanila mamayang uwian matapos ang kanyang klase. Laking pasasalamat naman ng kanyang ninong na animoy na bunutan ito ng tinik. Bago umalis ang mga ito ay kinausap ni Pablo ang kanyang ama ng sarilinan at sinabing bakit niya dinala ang kanyang ninong sa kanya, na dahil doon ay malalaman na rin ito na may taglay siyang kakayahan. Sinabi ng kanyang ama na luba siyang naaawa dito. Dagdag pa nito, kahit anong gawin nilang paglilihim ay malalaman at malalaman na rin ng mga tao sa kanilang bayan ng ukol sa taglay niyang kakayahan. Kaya
Mas mainam na di umano na gamitin iyon upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Panandali ang napaisip si Pablo na biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang Kuya Cardo na mahilig siya magpakitang gilas at pasikat. Kaya naibulalas niya sa ama na di ba raw siya lumalabas na pasikat pagka ginawa niya ang mga bagay na iyon. Nang tinutukoy niya ay ang makatulong sa tao na siyang sinasabi ng kanyang ama. Malumanay na sinabi ng kanyang ama na hindi pagpapasikat ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, lalo pa nga't kaligtasan niya at ng buo nilang pamilya ang nakasalalay dito, na maaari silang balikan ng mga makakasagupa ni Pablo. At niyakap nito nung mahigpit ang kanyang anak at sinabihang ang kakayahang kanyang taglay ay para talaga sa pagpapalaganap ng kabutihan, na nakatakda di umano na iyon ang maging papel ni Pablo, na dapat niyang tanggapin na ang katotohanang iyon ang kanyang kapalaran. At matapos ang sabihin iyon ay umalis na ang kanyang ama kasama ang ninong banong niya. Pagkatapos ng klase ni Pablo at nang magkakasama na silang magkakapatid, ay sinabi niya sa kanila na dumaan muna sa bahay ng ninong banong nila, na naiirita namang sinabi ni Cardo na sila na lang pagkat nagmamadali siyang makauwi dahil sa marami pa siyang gagawin. Nawala naman ang nagawa pa sila Pablo nang nagmamadali na itong lumakad na papalayo sa kanila. Nang malapit na sila sa bakuran ng kanilang ninong ay tinawag nila ito, na nagmamadali namang lumabas ng bahay at nakangiti. Sinabi ni Pablo sa kanyang ninong na kanilang puntahan ang huling pinagtalian ng kalabaw. Nang sapitin nila ang lugar ay hinawakan ni Pablo ang punong pinagtalian nito, gayon din ang mga damo sa paligid ng puno. Dahil doon ay nakita niya sa kanyang balintataw ang isang lalaki na tinanggal sa pagkakatali ang kalabaw at kinuha ito, na mabilis niyang ibinaba ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang malinis na papel at lapis. Mabilis na iginuhit ni Pablo ang kanyang nakita sa pangitain, na kahit ang kanyang mga ate ay namangha habang unti-unting nabubuo ang larawan. Pagkat hindi naman talaga marunong si Pablo gumuhit, na kanila pa nga ito noong pinagtatawanan sa tuwing may gagawing proyekto sa sining na may kinalaman sa pagguhit. Malinaw ang kinalabasan ng larawan na ginawa ni Pablo, na itinuro rin niya ang direksyon kung saan nagtungo ang lalaki matapos na makuha ang kalabaw. Nang iabot niya sa kanyang ninong ang papel ay nagulat ito, pagkat ang nasa larawan ay ang kanyang bayaw na si Gado. Nagpasalamat ang kanyang ninong at sinabing malaking tulong iyon pagkat lubhang mahalaga sa kanila ang kalabaw, lalo pa nga't tanging pagsasaka lamang ang kanilang inaasahan upang maitaguyod ang kanilang pamumuhay. Sinabi ni Pablong walang anuman iyon at masaya siyang matulungan ang kanyang ninong. Matapos iyon ay nagpaalam na sila ng kanyang mga ate. Sa daan ay natigilang sandali sina Rosie at Nika, nang biglang sabihin ni Pablo ang mga katagang makikiraan lang uli kami kaibigan, na itinaas pa nito ang kanyang kamay at nakatingin sa gilid ng daan nang nasa tapat na sila ng makapal na puno ng mga kawayan. Nabigla nilang naalala na minsan na nga sila palang hinarang at tumapay ang mga sanga ng kawayan sa kanilang daraanan. Pagdating nila sa kanilang bahay ay muling kinuha kaagad ni Pablo ang mga galon upang igiban, pagkat iyon ang obligasyon niya sa araw-araw, ang mag-igib. Nakita naman niyang sumunod ang kanyang ama. Kinamusta nito ang ukol sa ninong banong niya. Sinabi ni Pablo na kanya nang binigyan ito ng papel na naglalaman ng isang larawan
kung sino ang kumuha sa kanyang kalabaw. Natuwa naman ang kanyang ama at sinabi ang mga katagang salamat anak. Naramdam ni Pablo mula iyon sa kanyang puso. Kaya ngumiti si Pablo bilang tugon sa tinura ng ama. Matapos malagyan ng lahat ng tubig ang galon, ay magkasama na silang bumalik sa kanilang bahay. Nang gabi ding iyon, nang magpapahinga na sila, ay biglang narinig na muli ni Pablo ang mga tinig na tinatawag siya. Kaya kanyang binitawan ang banig na hawak na kasalukuyan niyang inilalatag at pinuntahan ang pinanggagalingan ng tinig na iyon. Nanaiwan namang natulala at nagtataka ang kanyang mga kapatid. Lumabas siya at dahan-dahan niyang tinungo ang likod ng kanilang bahay. Sa tabi ng malaking puno ay nakita niya ang nakakasilaw na liwanag. Lumapit siya rito at narinig niyang muli ang tinig na nagsabing mabuti at malinis ang iyong puso. Kaya narito, tanggapin mong muli ang handog namin sa iyo. Nakita ni Pablo ang isang medalyon na nakalutang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay dito at kinuha iyon. Nang mapa sa kamay na niya ang medalyon, ay naglaho na ang liwanag at nabalot na muli ng dilim ang buong paligid. Nang babalik na siya sa kanila, pagtalikod niya ay bagya siyang nagulat nang makita ang kanyang kuya Cardo na nakatayo sa gilid ng kanilang bahay na nakamasid iyon sa kanya. Hindi umimik si Pablo. Dumiretso siya at pumasok na sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang araw na naging payapa at walang nangyaring kakaiba. Nalubos naman nila iyong ipinagpasalamat. Ngunit isang araw, nang nasa paaralan na sila, ay matunog ang usap-usapan ukol sa pagkamatay ng isang guro ng kanilang paaralan. Ayon sa balibalita, bigla na lamang daw itong nagkasakit matapos magkaroon ng kainan sa paaralan, na mabilis di umanong bumagsak ang pangangatawan nito pagkat hindi kumakain, at kalaunan nga ay namatay ito. Narito na po ang ikalimang bahagi ng ating kwento ukol kay Pablo, ang batang albularyo. Naging matunog ang usap-usapan ukol sa isang guro ng kanilang paaralan na namatay dahil sa biglaang pagkakasakit matapos magkaroon ng isang handaan sa eskwelahan. Nang dumating sila Pablo sa bahay mula sa paaralan, ay naabutan nila ang kanilang ninang Minda na umiiyak pagkat namatay din di umano ang asawa nito na si Banong. Nabiglaan daw itong nagkasakit matapos kunin ang kanyang kalabaw sa kanyang bayaw. Nasimula daw noon ay nakakaramdam silang mag-anak nang tila may umaali-aligid sa kanilang bahay tuwing gabi, na nagsisimula ng kumahol ang kanilang alagang aso at mauuwi iyon sa pag-alulong, na kung minsan pangaraw ay nararamdaman nilang may dumadapo sa kanilang bubungan, na kahit ang kapatid daw ni Mang Banong na asawa ng bayaw niyang si Gado ay hindi man lamang daw dumalaw upang alamin ang kalagayan nito. Nabigla naman ang kanyang ninang Minda nang hawakan niya ito sa kamay. Nagad niyang sinabi na di totoo na hindi dumadalaw ang kapatid nito sa ninong Banong nila. Nanatigilan naman ang ninang Minda nila sa kanyang sinabi at hindi makapaniwala. Sinabi ni Pablo na ang ninong Banong nila ay namatay dahil inaswang ito, at ang kanilang naririnig at nararamdamang umaali-aligid sa kanilang bahay at sa bubungan ay ang kapatid nito mismo at ang asawa nito na si Gado. Nagitla naman si Aling Minda nang marinig ang mga revelasyon na iyon ni Pablo.
pagpapatuloy pa ni Pablo, ang bayaw ng ninong nilang si Gado ay may lahing aswang na kanya na ring hinawaan ang asawa nito na kapatid ng ninong banong nila. Matapos maipaliwanag na lahat ni Pablo sa kanyang ninang Minda ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang ninong banong, ay nagpasya ang kanilang ama na samahan ito pabalik sa kanila at upang makahingi na rin ng tulong sa kanilang mga kanayon para maasikaso ang labi ng kanilang ninong. Kaya inihanda nila ang kanilang mga dadalhin, maging ang mga muron na kanilang gagamitin. Tatlo silang pumunta ng kanyang ama at Kuya Cardo niya. Nagdala rin si Pablo ng langis na kanyang ginawa at inilagay niya iyon sa isang botelya. Sinabi ni Pablo sa kanyang ina na huwag magbubukas ng pinto at bintana kung sakali mang may maramdaman silang kakaiba, at laging tingnan ang langis na nasa itaas ng tukador. Na matapos usalan ni Pablo iyon, ay doon niya inilagay upang madali nilang makita. Dagdag pa ni Pablo ay sindihan daw ng kanyang ina ang aawas na langis mula roon. Matapos niyang maihabilin sa ina at kanyang mga ate ang dapat nilang gawin, ay umalis na sila kasama ang kanilang ninang Minda. Sa gitna ng dilim ay binaybay nila ang daan. Nang nasa itas na sila ng bundok, ay nakahinga sila ng maluwag pagkat sa paanan noon ay bahay na nila Aling Minda. Nang nasa paanan na sila at tatawirin na ang batis papunta sa bahay nila Aling Minda, ay biglang umihip ang malakas na hangin na nasundan iyon ng malakas na mga pagaspas. Nabahagya pa silang napayuko pagkat naramdaman nilang lahat ang hangin sa kanilang uluhan, na ang kanilang muron pa nga ay muntik pang mamatay. Mabuti na lamang at kanila iyong naagapan. Mabilis na kinuha ni Pablo ang langis na nasa kanyang bulsa at di nga siya nagkamali. May aswang na malapit sa kanila. Kaya pinagmadali niya silang lahat. Narinig nila ang mga mahihinang huni ng mga ito, na nagimbal sila pagkat hindi lamang iisa ang aswang. Ayon kay Pablo ay hindi bababa sa lima ang mga ito. Kaya patakbo na nilang tinahak ang daan papunta sa bahay nila Aling Minda, na mga ilang metro na lamang ang layo. Papasok pa lamang sila sa bakuran ay sumisigaw na sila sa mga anak ni Aling Minda upang buksan ng mga ito ang pinto, na kanila namang naririnig ang iyak ng bunso nitong anak. Pagpasok nila sa bahay ay agad na tumakbo kay Aling Minda ang pinakabata nilang kinakapatid at napayakap dito ng mahigpit. Tulad nila ay apat din ang anak nila Mang Banong at Aling Minda. Yun nga lamang ay puro ito lalaki, na halos sabay-sabay na nagkwento ang mga ito, na napapansin daw nilang gumagalaw ang mga braso at binti ng kanilang ama habang nakahiga ito sa sahig, at may mga dumadapo di umano sa kanilang bubungan, at tila nagtatakbuhan sa labas ng kanilang bahay. Kaya nakita nila Pablo ang mga itak at pinatulis na kawayan na katabi ng mga ito. Pinatulo ni Pablo ang langis sa kanyang kamay at mabilis na iwinisik iyon sa silong ng bahay pagkat nakita niya na may mga aswang na naroon na dinidilaan ang bangkay ng ninong banong niya na nakalampas sa banig. Iyon ang dahilan kung bakit gumagalaw ang braso at binti nito. Ilang sandali pa ay narinig nila ang pag-angil ng mga ito matapos na mawisikan ni Pablo ng langis. Na mga pagkakataon na iyon ay hindi pa matukoy ni Pablo kung saan nagmula ang mga aswang na nasa labas ng bahay. Noon niya napagtanto na marami pala talagang aswang sa kanilang bayan. Di nagtagal ay biglang napapikit si Pablo dahil sa may sumagi sa kanyang isipan.
nakita niya sa kanyang balintataw ang mga aswang na nasa labas ng bahay. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Nasinundan naman siya ng kanyang ama at Kuya Cardo. Nasumama din ang dalawa nilang kinakapatid na halos kaidara ng kanyang kuya. Nang nasa labas na sila, ay biglang umalulong na muli ang aso nila Aling Minda, ngunit bigla din iyong natigil na nung huli ay kanilang narinig ang pag-iyak nito na halatang nasaktan. Kaya tinawag ng panganay na anak ni Aling Minda ang kanilang asong si Tigre. Ngunit sa halip na lumapit ito, ay ibinato ang ulo nito sa kanila na gumugulong pa sa kanilang harapan. Ilang sandali lang matapos iyon, ay sumubsob ang kanyang Kuya Cardo sa lupa nang sunggaban ito ng isang aswang mula sa kanyang likuran. Nasinundan pa iyon ng dalawa pa na magkatulong itong hinila palabas ng bakuran. Kaya mabilis na kumilos si Pablo at ang kanyang ama upang saklolohan ang kanyang kuya. Ngunit kinain na ito ng dilim at di na nila nakita. Biglang napadilat si Pablo at napatitig sa kanyang Kuya Cardo na pinagpawisan ito ng butil-butil dahil sa nakitang masamang pangitain. Kaya lumabas siya. Nasumunod naman ang kanyang kuya at ama, maging ang dalawang anak ni Aling Minda na halos kaidaran lang ng kanyang kuya. Nang nasa labas na sila, ay biglang umalulong ang aso na di nagtagal ay tumigil din ito, na ang huli nga nilang narinig ay ang pag-iyak nito na nasaktan. Sinubukang tawagin iyon ng anak ni Aling Minda, ngunit sa halip na lumapit ay nakita nila ang ulo nito na gumugulong sa lupa na ibinato sa kanila. At tulad nga ng kanyang nakita sa pangitain ay ganon ang naganap. Kaya mabilis na hinila ni Pablo ang kanyang Kuya Cardo at siya ang pumalit sa pwesto nito, sabay harap sa likuran na kanyang winisikan ng langis ang aswang na pasugod. Tinamaan niya iyon at napasigaw ito sa sakit, ngunit umabot pa rin ang kamay nito sa dibdib ni Pablo, dahilan para mawala ang kanyang balanse at matumba, na halos magkasabay sila ng kanyang medalyon na bumagsak sa lupa pagkat napigtal ang tali noon dahil sa ginawang pag-atake ng aswang. Tumilapon din ang botelya ng langis na kanyang hawak. Mabilis siyang nilapitan ng ama upang saklolohan, ngunit laking gulat niya nang tatlong aswang ang magkakasabay na dumaluhong sa kanyang ama mula sa likuran nito, na natumba na rin ito sa lupa at magkakatulong na kinaladkad ng mga aswang. Mabilis naman na sumugod ang kanyang Kuya Cardo at lumapit sa kanya. Nang makalapit si Cardo kay Pablo, ay mabilis nitong dinampot ang medalyon at nangingiting tumakbong papalayo. Ang dalawa naman niyang kinakapatid ay pumasok na muli sa bahay na nagmamadali dahil sa takot. Kanya pang tinawag ang kanyang Kuya Cardo, ngunit ni hindi na siya nilingon nito. Naluha si Pablo pagkat habang nakahiga siya sa lupa ay kitang-kita niya kung paano pagtulungang luray-lurayin ng mga aswang ang kanyang ama, na nakita pa niyang iniaabot nito ang kamay sa kanya, na naintindihan niya ang huling mga kataga na sinabi nito nang kanyang ibuka ang mga labi. Nabigla niyang nakita ang tatlong iba pa na mga aswang na papalapit at susugod sa kanya. Agad siyang natauhan. Mabilis siyang umusal at ikinumpas ang mga kamay. Nagtalsikan ang mga dugo mula sa mga ito. Natakang-taka sila kung saan nagmumula ang mga sugat na kanilang tinatamo gayong wala namang hawak na anuman si Pablo. Agad na tumayo si Pablo at dinampot ang botelya ng langis. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng ama. Kanyang ikinumpas na muli ang mga kamay habang patuloy na umuusal. Magkahalong latay at hiwa ng mga sugat ang magkasabay na tumama sa mga aswang, dahilan
para umantad at dumistansya ang mga ito. Ngunit nanatiling mga nakaabang na pinagmamasdan siya kung ano ang susunod niyang hakbang, na tila humahanap pa rin ng pagkakataon na siya naman ang maigupo ng mga ito. Kaya di na niya binigyan pa ng pagkakataong muling makaatake ang mga aswang. Kanya iyong pinasundan, kung kaya't napilitan na ang mga ito na umatras at tuluyan ng lisanin ang lugar. Halos panawan si Pablo ng lakas at bait nang kanyang makita ang ama na naliligo sa sarili nitong dugo. Walang pagsidlan ang sakit na kanyang nararamdaman, na walang tigil siyang umiyak ng umiyak, na walang pagkakataon na natuyo ang kanyang mukha dahil sa luha, na napasigaw siya ng ubod lakas at binigkas ang katagang itay, na iyon ang huli niyang natatandaan pagkat tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.